Magandang araw sa inyo mga ka-tech. Sa video na to, susubukan ko sa inyo ipaliwanag ang basic ng refrigeration cycle. So kung hindi nyo pa naitatanong mga ka-tech, ay graduated ako ng refrigeration of air conditioning sa Bicol. So 2 taon yon na kurso, year 2005 to 2007 sa Camarinesor Polytechnic College sa Bicol. So sa mga kabats ko dyan na RAC course, year 2005 to 2007. Shoutout sa inyo sa mga nakakakilala sa akin dyan. So, balik na tayo dito ngayon sa topic natin regarding sa refrigeration cycle. So, sa refrigeration cycle, meron yan 4 na main components. Compressor, condenser, metering device, at evaporator. About sa compressor natin, marami tayong klaseng compressor. Ito yung most common na ginagamit generally sa mga residential, commercial, tulad ng rotary compressor, scroll compressor, at hermetic compressor, reciprocating compressor. Ito yung ginagamit sa mga window, aircon, split aircon, at reefer container, DX or direct expansion unit. Hermetic compressor, ginagamit sa mga fridge natin, freezer, at water dispenser. Meron din tayong mga malalaking mga compressor tulad ng semi-hermetic compressor, centrifugal, screw compressor. Pero itong mga compressor na to, ginagamit lang to sa mga malalaking area tulad ng power plant at mga large buildings. Pero kahit anong klaseng types of compressor yan, isa lang ang function nila. Meron yan suction line at discharge line. So sa suction line, ang trabaho niyan ay mag-pumps lang ng vapor, refrigerant. Sa discharge line naman, ang trabaho niyan ay pataasin ang pressure or pressure increaser. So ito lang yung 4 components na pinaka tatandaan nyo, i-memorize nyo mga ka-tech. Itong 4 components na to, in order, itong compressor ay nag-aakyat ng pressure increaser at vapor refrigerant lang ang pwede niyang higupin. Condenser ay nag-aak ng heat rejector. Metering device, may 3 klaseng most commonly na ginagamit na metering device tulad ng TXB or Thermal Expansion Valve, EEB, Electronic Expansion Valve, at Capillary Tube. Ito yung mga ginagamit sa mga maliliit na unit tulad ng window type, split type, fridge, at freezer. So ang trabaho ng metering device ay pressure dropper or pressure decreaser. So galing sa high pressure, pagka pumasok ng metering device, automatically gagawin niyang low pressure. Evaporator naman, ang trabaho niyan ay heat absorber. So absorbing heat sa loob ng area, sa loob ng kwarto. Ina-absorb niya ang mainit na hangin sa loob ng area. So, yan ang dapat mong i-memorize, yan 4 na yan. Pressure increaser, heat rejector, pressure dropper, heat absorber. Kasi dyan nag-uumpisa ang refrigeration cycle. Paikot-ikot na yan, pabalik-balik na yan. So, umpisa na natin ang refrigeration cycle. Umpisa natin sa compressor. So, yung compressor ay pressure increaser. So, dadaan siya sa discharge line. So, discharge line, ang ilalabas niya since pressure increaser ay high pressure, high temperature, vapor refrigerant. So, after discharge line, approaching yan sa condenser. So, dyan na mag-uumpisa yung pag-reject niya ng heat. So, dahan-dahan niya ng papalitan ng status, yung vapor to liquid. So, magkakaroon ng state change dyan sa condenser. Since nire-reject niya yung heat, so magiging 90% vapor hanggang sa 80% vapor, 50% vapor, magiging saturated sila, so magiging mix. So after nyan, 50-50, 50% liquid, so paakyat na yan, hanggang dahan-dahan, magiging 80% liquid, hanggang sa magiging 90% liquid, at hanggang sa magiging fully liquid refrigerant. So after discharge line natin, nagkaroon tayo ng high pressure, high temperature, vapor refrigerant. So dadaan ng condenser, pag dumaan na ng condenser, pag lumabas na siya, magiging high pressure, high temperature, liquid refrigerant na.
high pressure, high temperature pa rin, pero liquid refrigerant na. Kasi nagkaroon dito ng state of change sa may condenser eh. From vapor refrigerant, naging liquid refrigerant na. So, after liquid line, so before mag-enter ng metering device or TXB, so ang dulo niyan ay magkakaroon ng subcooling or subcool. So, from high pressure, high temperature, liquid refrigerant, pag pumasok ng metering device, so idadrop niya yung pressure. So, magiging pressure dropper tong TXB natin. Yan ang trabaho niya. So, pag pumasok dyan yung refrigerant, magiging low pressure, low temperature, liquid refrigerant. Liquid pa rin, pero hindi na siya high pressure, high temperature. Since dumaan na dito sa metering device natin, ay naging ano na siya, low pressure, low temperature, liquid refrigerant pa rin. Drain up lang ng metering device natin yung high pressure, high temperature. Kasi nga, yan ang trabaho ng metering device natin eh. I-drop yung high pressure, high temperature. So, after metering device natin, meron na tayong low pressure, low temperature, liquid refrigerant, papasok na yan sa evaporator. So, yung evaporator, ang trabaho niyan ay mag-absorb ng heat or heat absorber. So, parehas lang nung sa condenser. Pero, baliktad. From liquid, magiging 90% liquid. So, dahan-dahan magiging 80% liquid. Magkakaroon ng saturated state. Magpapalit sila. Magkakaroon ng state of change. So, magiging 50-50. 50% liquid. 50% vapor approaching sa suction line natin sa compressor pabalik. So after 50% vapor, magiging 80% vapor palabas hanggang sa maging 90% vapor hanggang sa maging fully vapor refrigerant na ang ibalik sa suction line natin. So meron na tayong low pressure, low temperature, vapor refrigerant na. Hindi na liquid ah, vapor refrigerant na. Kasi nga hindi pwedeng pumasok ang liquid refrigerant sa compressor. So, vapor refrigerant lang ang pwedeng pumasok dyan sa suction line papunta sa compressor motor. So, before mag-enter ng compressor, nandyan na yung service valve. So, dyan yun na pwedeng i-check yung refrigerant nyo or pwede na kayong magkarga dyan kung kulang ang karga. At dyan yun na rin mag-check yung superheat ng suction line nyo. So, ganyan lang ang cycle ng refrigeration. Yan ang pinaka-basic nyo. Yan, pabalik-balik na yan. So, tatandaan nyo lang, i-memorize nyo yung pressure increaser, heat rejector, pressure dropper, at heat absorber. So, magkaiba ang function ng condenser, heat rejector, at evaporator. Heat absorber naman ang evaporator. So, sa condenser, ito yung bumubuga ng mainit. So, nire-reject nyo yung heat. Dito naman sa evaporator, nag-absorb siya ng mainit na hangin at bubuga naman siya ng malamig na hangin papunta sa area, sa kwarto. So, ganyan lang mga ka-tech ang basic refrigeration cycle. Sana nakatulong tong video na ginawa ko, lalong-lalo na sa mga baguhan na nag-aaral pa lang ng refrigeration and air conditioning. So, paano mga ka-tech? Hanggang dito na lang tong video na to. Kung nagustuhan mo yung video natin, ay paki-like na lang. Kung may tanong ka, ay i-comment mo na lang dyan sa comment section. Baka sakaling masagot ko kung hindi tayo busy. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe kay Pinoy Ka Tech, ay subscribe mo na yan. Huwag ka nang mahiya para mas ganaan pa akong mag-upload ng mga video at experience ko dito sa pagtatrabaho abroad. So, paano mga ka-tech? Hanggang dito na lang at maraming salamat ulit sa panonood nyo. At hanggang sa muli, paalam!